Hello guys, good morning. Welcome to my kitchen. Magluluto ngayon si Ate Lydia yon ng shrimp na malalaki at gagawa ko ng fried rice, Chinese fried rice guys. Masarap 'yon, gustong-gusto ng amo ko, favorite niya 'yon. Ito. Lilinisin ko guys, ang lalaki 'o, tingnan niyo. Yan ang shrimp ko na fresh, ang gaganda. Tapos maggagawa ko ng shorba guys. Ito yung soup ko na gagawin ko, yung upo. Tapos gagawa rin ako ng salad. Maglilinis ako ng salad ng amo ko, yung gerger. Mamaya ito kakainin ko. Ay naku guys, bago tayo maglinis, shout out sa inyong lahat na sana matuwa naman kayo sa mga video ko. Sana manood kayo at supportahan nyo pa rin ako. Shout out sa inyong lahat at more blessings sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga supporta nyo sa akin guys. At habang buhay pa ako dyan, nandyan ako na sumusuporta. Alam nyo guys, mayroon akong kwento na naman tungkol kay Rampage sa saka kay Raymondo. Diba yan ang topic ko kahapon guys, diba? Ngayon, napanood ko na naman guys yung isang vlogger din na nag-upload din siya guys ng mga video niya tungkol sa reaction niya guys na yung package ni Mama Damiana, itong si Rampage talaga. Ikaw Rampage, yung package na binigay sa'yo ng sponsor ni Mama Damiana, sana huwag mong binuksan sa bahay mo. Sana dinala mo yung package doon sa bahay ng matanda para matuwa siya lalo. Hindi mo agad na binuksan sa loob ng bahay mo at kilala mo yung supot. Dahilan mo, hindi mo mabuhat yung karton kasi mabigat. Ano ba yan? Ang lalaki guys. Oh. Ganito ang order sa akin ng asawa ko guys. Grabe. Sabi niya, mag-uwi daw ako ng ganito pag-uwi ko. Kaya gagawin ko to, bibili ako pero ano, ibilad ko, linisan ko. Tapos, hugasan ko ng mabuti. Tapos, lagyan ko ng asin na marami. Yung malaking asin. Tapos, ilalagay ko sa init muna bago ko uwi, guys. Kasi, paborito ng asawa ko to, guys. Kasi, maraming masarap na pulutan daw. Ngayon, ikaw Rampage talaga naman. Diyos ko, ayoko mag-gloves. Istorbo. Ikaw naman, Rampage. Sana, yung ginawa mo na yun, hindi mo sana binuksan sa bahay mo at supot-supot na dinala mo sa matanda para hindi siya, para lalo siyang matuwa. Ganon, sana ang ginawa mo. Para hindi naman mag-basher na naman yung mga tao na basher nyo. Yan, ikaw naman, ano, itigilan mo sila serbal, di ba? Pag may dumarating na mga package, agad, dinadala nila doon, karton. Doon nila binubuksan sa harap mismo ng mga tao, sa mismong may-ari, yung kung sino nila binigyan, doon mo talaga bubuksan sa harap. Hindi mo pwedeng pakialaman yun kasi sana kung nagsabi yung sponsor na bubuksan mo sa bahay mo at ano, pero dapat gumawa ka ng video para makita ng mga tao. Alam mo naman ang mga tao, di ba? Oh, ikaw talaga, Rampage. Ikaw din ang sumisira sa tiwala ng mga tao sa'yo eh. Mahirap ibalik yung mga tiwala ng mga tao sa mga tao. At ito naman si Raymondo na yan. Meron na naman yung video niya na in-upload nila guys na meron siyang kinuha doon sa kwarto ng matanda. Binulusan niya. Tapos, hindi naman niya binigay sa matanda nung lumabas siya na kunwari sinusuklay niya si Mama Damiana. Nako, ikaw ba talaga Raymondo? Wala ka nang ginawa kundi puro ganyan na lang sa nanay mo. Huwag mong itago yung mga kayamanan ni Mama Damiana. Yung binibigay ng mga sponsor para sa matanda yan, hindi para sa'yo. Iba sa'yo, iba sa matanda. Kasi yung matanda dapat yan maalagaan ng mabuti. Hindi yung kunwari lang sa harapan lang ng kamera, mabuti ka. Pinasuklay-suklayan mo, ibalik mo si Landa, siya ang mag-alaga sa matanda. Mas maganda kung babae ang mag-alaga sa nanay mo. Hindi ikaw. Si Landa nga, ang bait-bait nun na mag-alaga sa matanda eh. Mas maganda pa tignan kung babae ang mag-alaga sa matanda, di ba? Ay, kung ako, ayoko talaga ng lalaki. Ayoko, kahit ang mabait pa yung anak ko na lalaki. Basta ayoko, gusto ko yung anak ko na babae. Mag-alaga sa akin. Sa totoo talang straight ako magsalita. Kasi, at yung to namang babae na ito, na isang OFW, na nagano, nagsabi na, nagsumpong ka si Rafi, na nag-video siya na humihingi ng tulong na, ano, na, anuhan daw, tuldukan daw ni si Rafi yung mga problema na nagbabash kay Rampage at saka kay, ano, kay Raymondo. Bakit? Binabas ka ba ng mga tao kung wala silang nakikita ang ginagawa nilang masama? Eh kasi, alam mo kapatid, pares lang tayo na nanonood kay ano, lahat ng video ni Sir Bal, nasubaybayan ko yan si Mama Damiana mula noon hanggang ngayon. Pero nung tumigil na si Sir Bal, hindi na ako nanonood yan sa totoo.
nanonood ako kung meron lang yung mga reaction-reaction. Pero alam mo ba na lagi kong sinusubaybayan? Hindi, wala yan noon si Raimundo na yan, na idol mo, wala pa yan noon. Bakit niya pinabayaan yung matanda kong mabait na anak? Hindi yan papabayaan ng mga anak yan na naging dugyot si Mama Damiana. Tingnan mo naman yung bahay niya noon, grabe. Tingnan mo naman kung anong itsura ni Mama Damiana noon at saka ngayon. Kaya nga, ang layo-layo. Kaya nga, sabi ko, kung wala si Serbal at saka yung nagsabi sa kanya na isang konsihal na nag-request kay Serbal na puntahan yung matanda at tulungan. Bakit? Nag-viral ba si Mama Damiana kung wala si Serbal? Ah, ngayon at may pera na si Mama Damiana, ganyan na kayo. Tapos ikaw naman rampage na yan. Dapat, kung may tiwala sa iyong mga sponsor, dapat magpakabait ka naman. Hindi yung, porque sabi mo doon sa reaction mo, sa salita mo, wala silang pakialam kung binuksan mo. Oo, wala kayong karapatan na magbukas nung hindi mo sa'yo. Kung hindi, totoo, pangalan mo siguro yun kasi pangalan mo siguro yun pero na-care off lang sa'yo yun kasi ikaw ngayong tumatanggap ng tulong para sa matanda. Pero dapat, hindi mo talaga binuksan yun kasi mali yun. Mali talaga yun. No? Sayang yung ulo. Oh. Yung mga mahilig sa pulutan, pinupulutan pa nila yung ulo. Dami. Kukunti lang pala. Huh? Ay, nako, buhay talaga guys. Magluluto na nga ako baka ko may vlog. Yan ang shorba ko. Guys, ito masarap to. Shorba na upo. Kainin yung dalawang bisita na matanda. Tapos, ano, lilinisan ko na to. Makati yung kamay ko. Kasi ayoko naman yung gloves. Yan ang, ito yung shrimp na malalaki. Tingnan, ang liliit na ko. Tingnan, ang lalaki to kanina. At ikaw naman, Rampage, dapat, huwag ka nang magalit. Kung meron man ano kay Mama, meron man silang nagaano sa iyo, yung bang nagsasalita sa iyo ng ano nang masasakit na nagbabas sa iyo kasi ikaw din kasi ang gumawa ng ano ng hindi maganda. Dapat maging totoo ka lang at saka dapat hindi ka na makiaro diyan sa Raimundo na yan. Yan si Raimundo na yan ako. Nanggigigil ako diyan. Hindi niya ibalik si ano, hindi niya ibalik si Landa. Mas gusto ko nga si Landa na mag-alaga sa matanda eh. Nako, Diyos ko, patawarin mo yung mga taong hindi marunong gumawa ng hindi marunong tumanaw ng mga utang na loob. Tingnan mo kung si Serbal sana, nako, walang problema kung si Serbal. Masaya pa yung matanda, di ba? At saka maraming matanggap kung si Serbal talagang nagpatuloy yan. Kasi sabi niya noon, buwan-buwan may allowance si Mama Damiana, kumpleto siya ng mga groceries, hindi nila pababayaan, at may sahod pa si Landa, buwan-buwan. Basta maalagaan na yung matanda. Hindi pwede, hindi ako kontento dyan sa kay Raimundo nag-alaga kay Mama. Hindi ako makakontento yan, hindi ako kontento. Kung mari lang yan, hindi kontento kahit pa anak mo, alam ko dahil meron din kaming inalagaan na kapatid ng asawa ko na lalaki na may sakit na baldado. Mas, kung lalaki, okay lang na lalaki din ang mag-alaga, di ba? Kunwari, may kapatid ka na lalaki na baldado, ikaw mismo ang mag-alaga na lalaki. Subaybayan lang yung mga babae, ganun. Pero kung ikaw ay lalaki at nanay mo yung inaalagaan mo, pangit tingnan na ikaw na lalaki ang mag-alaga. Mas maganda yung manugang kung wala siyang anak ni Mama Damiana na babae. Mas maganda yung manugang. Mas maganda pang tingnan. O, kunwari, magbayad yung isang sponsor ng yaya niya na mag-alaga sa kanya, mas okay pa yun, di ba? Mas maganda pang tingnan. Kasi malinis talaga kung matanda, kung babae ang mag-alaga kasi susuklay niya, lolosyonan niya, ganyan. Mahugasan niya lahat. Ikaw, mahugasan mo ba yung personal na bagay na kay Mama Damiana? Alam nga naman, ikaw maghuhugas dun sa ano ni Mama Damiana, sa puwit ni Mama Damiana, di ba? Oy, nako, Raimundo, tumigil-tigil ka ka dyan. Nagigigil ako sa'yo talaga. Kaya ikaw, kung mapanood mo to, sabihin mo siguro, sobrang daldal yung babae na yun. Totoo, totoo. Alam mo, idol na idol ko yung nanay mo. Mahal na mahal ko yan kasi wala na akong nanay. Sabi ko nga sa sarili ko, kung mayaman lang ako at kahit malayo ang tirahan nyo, pero ayoko nang pumuntahin kasi kala, ano, nagagalit na ako sa'yo, baka mamaya hantingin mo ako dyan sa lugar nyo eh. Ayoko na kaya, dapat ibalik mo kay Landa yung nanay mo. Siyang mag-alaga kay Mama Damiana para mahusay ang katawan niya. Malinis mabuti, mahugasan yung mga kamay niya, nandyan, at saka pabayaan mo si Serbal na siya ang sumuporta sa kanya.
na nandyan siya. Maraming sponsor si Mama Damiana kung si Serbal ang may ano kay Mama Damiana. Yan lang masabi ko guys. Kaya maraming salamat sa supportahan niyo ako at huwag kayong magalit sa akin. At ikaw Raymundo, huwag kang magalit sa akin dahil totoo lahat ang mga sinasabi ko. Bilang kapatid, pakinggan mo ako. Kung gusto mo, pakinggan mo ako bilang kapatid dahil mahal na mahal ko din yung nanay mo. May, wala na akong nanay, kaya yan na lang ang nanay ko, si Mama Damiana, okay? Galit. Kaya ikaw, pakinggan mo ako. Isang ate o kapatid o babaeng kapatid. Yan. Bye-bye. Ingat kayo palagi. Magluluto na ako bago ako magalit. Ito yung lulutuhin ko guys. Oh. Yan. Oh. Yan. Yan. Yan ang pagkain ng amo ko. Luluto na ako guys. Tapos ako, magmamarinate ako ng manok para sa akin guys. Pare ko. Marinate ako ng isang langhitang manok. Itong mamarinate ko guys. Magmamarinate ako sa akin. Yan, ang ulam. Magluluto rin ako guys. Maglaba, magluto. Ganyan ang buhay ng isang OFW. At ikaw naman sis, tumigil-tigil ka dyan sis. Kasi lahat tayo mga OFW. May ikaw, dinidepensahan mo si Raymundo sa kasi ano, si Rampids. Ano, alam mo, matagal ko ng idol si Sir Val, sila Kalinga Prap. Kaya yung mga